Good day everyone! I'm Jay Suliesa and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, isi-share ko sa inyo ay negosyo tips, okay? So ito ay more on merienda, okay? So right now kasi yung tita ni Mrs. ay nag-visit dito sa bahay. And ngayon, nagtanong ako regarding doon sa merienda na natikman ko na masarap, okay? So, color violet kasi siya. So, later, bibilin ko ngayon yung mga ingredients na mga kailangan. And sabi, mura lang. So, nasa mga 100 something lang siya. Tapos, kikita ka na malaki. So, mag-share ako sa inyo ng negosyo tips na sa maliit na puhunan, pwede kang kumita ng malaki. At maganda niyan ay ngayong panahon ng pandemic, pwede mo siyang gawin, okay? So, para makatulong sa mga viewers natin, okay? So, panoorin mo tong video na to hanggang dulo. Stay tuned lang at isi-share ko sa'yo ito. Mamamalengke lang muna ako. So, bye! Stay tuned! Hello guys! Kung bago ka sa akin channel, huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button and syempre, isama mo na rin ang bell button. Thank you. Hey. Okay na, Dad. Ay, sorry. So yun, tapos na nga at tapos na yung ating ube turon. Merienda at the same time pang negosyo. So ngayon, titikman na natin, okay? Ayan. So hindi ko na siya hinatin, no? Gusto ko siyang kainin ng buo. And ang ano dito guys, madali lang siyang gawin. Kumbaga yung wrapper niya, hindi mo siya kailangan ibabad ng grabe sa mantika. So konti lang siya actually, hanggang maluto lang talaga yung wrapper niya. Then okay na yun. Tsaka, ang ganda sa kanya guys, yung puhunan, napakalit lang. Sa 90 pesos mo,
makakagawa ka na ng 20 pieces or more than 20 pieces, depende sa pagkakalagay mo. Kasi yung ginawa namin, medyo malaki siya. So, sulit siya talaga sa 10 pesos. So, at the same time guys, yung 10 piso mo sa isang ganito, sulit. Kasi napakasarap. Busog ka talaga. Kasi malagkit rice ba naman eh, di ba? So yun, imagine mo, yung puhunan mong 90 pesos, bali yung 90 pesos guys, yung binili kasi namin na ano, na wrapper is ano, 10 pesos siya. Pero usually yung iba nakakabili kayo ng 8 nito, depende sa palengke nyo, di ba? So may 8 pesos per stick nung ano, nung banana, nung daw na saging. Parang 10 pieces yun. Yung nabili kasi namin kanina is 10 pesos. Meron kasi itong mga 8 pesos lang yun, di ba? So, yung binili namin, 20 pesos worth 20 pesos. So, 20 pieces siya. Then, bumili kami ng kalahating malagkit. Okay, so 30 pesos yun kasi 60 pesos yung per kilo niya. Pero syempre, iba-iba ng price naman yung malagkit. May mga 80 pesos, may 75. Iba-iba. So, bumili lang kami ng mas mura, di ba? So, 30 pesos kalahati lang. Plus yung wrapper is 20 pesos. So, 50 pesos na. Tapos yung condensed na may flavor na kagad siya. Yun yung maganda sa kanya. With flavor na siya ng ube. So, worth 32 pesos yun. So, overall, nasa 32 pesos. Tapos yung mga vanilla flavor, nakakabili dyan ng sachet. Kasi nabili kasi namin, ano na siya, bottle na siya. Para pang maramihang gawa kasi yun eh. So, pwede ka bumili sa palengke. Meron ng mga nakarepack na piso or 5 pesos lang. Then, ganun din yung sa ano, ganun din yung ano, pang yung food coloring na violet. Pwede mo rin mabili sa palengke yun. Mura lang. Piso, 2 or 5 piso lang. So, let's say 90 pesos na nga yung ipuhunan mo sa gantong klase ng negosyo. Tapos nakagawa kami ng 20 ube turon. So, kaya mo pa siyang paramihin depende doon sa size ng gagawin mong turon. Okay? So, yun. Sulit na negosyo siya. Madali pang gawin. Kumbaga, iluto mo lang yung rice, yung malagkit rice, tapos i-fry mo lang ng mabilisan lang din tong ano, tong turon. And then, okay na. Tapos na. Tapos, ang maganda sa kanya, mabilis siya mabenta kasi masarap. Diba? So, ngayon guys, sa panahon ng pandemic, siyempre, kailangan madiskarte ka. Gumawa ka ng mga bagay na pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic. And isa sa mga bagay na makakatulong to, itong mga ganito. So, yun. Siyempre, interviewin ko pa yung tita ni Mrs. Mga tips. Kasi mahilig sila magbenta sa school ng mga merienda. So, siyempre, kukuha tayo ng mga additional tips. Then, yung mga tips na yun, isi-share natin sa inyo para at least makatulong sa inyo ngayong panahon ng pandemic. Pwede nyong gayahin yung gantong recipe na murang puhunan lang, makakapag-start ka na at pwede ka mag-generate ng income. Okay? So, syempre, ganun talaga. Kailangan natin dumiskarte ngayong panahon ng pandemic. Okay? So, hopefully, may natutunan kayo at nakatulong sa inyo itong video na to. So, kung nakatulong to sa inyo itong video na to, bagsakan mo naman siya ng isang like. Pwede ka rin mag-comment. Pwede mo rin itong i-share. And syempre, don't forget to subscribe to my channel. Okay? Para at the same time, click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Okay? So, once again, I'm Jay Solyesa, Dadipreneur. At mag-share ako na mag-share ng mga business tips, mga ideas na pwedeng makatulong sa inyo. Okay? So, thank you, stay safe, and God bless. Nagkasita ako na may, ano, no? May laman yung baby. So, thank you guys. Bye-bye, and God bless. Bye-bye. Thank you.